Magandang gabi, narito na ang latest weather forecast ngayong 15 ng Hunyo 2021. Patuloy pa rin naaapektuhan ng hanging habagat o southwest monsoon ang rehiyon ng Ilocos kung saan makararanas dyan ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, makakaasa naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, dulot naman yan ng combined effects ng ating hanging habagat at ng mga localized thunderstorms. Luzon rainfall forecast tayo sa mga susunod na oras. Asahan ang maliwalas na panahon sa malaking bahagi ng Luzon bukas ng umaga, ngunit pagdating ng hapon at gabi, asahan yung mga katamtamang mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may Ilocos region, sa ilang bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley, maging dyan sa Mindoro provinces at dyan sa Bicol region. Samantala, sa Palawan, Visayas at Mindanao naman, asahan umaga pa lang ang mga pag-ulan dito sa may Zamboanga Peninsula at lalawak ang sakop ng mga thunderstorms sa bandang hapon at gabi sa malaking bahagi ng Mindanao, maging dyan sa may Panay Island, Negros Island at dyan sa Samar Provinces. Mahinang mga pag-ulan din ang asahan sa malaking bahagi ng Palawan bukas ng hapon o di naman kaya ay sa dakong gabi. Samantala, wala man tayong nakataas na gale warning sa alinmang bahagi ng ating bansa. Magiging katamtaman hanggang sa maalon ang mga baybayin natin sa northern seaboard and western seaboards ng Luzon. Katamtamang mga laki ng mga alon naman dyan sa eastern seaboards ng ating bansa. At banayad hanggang sa katamtaman naman dito sa may Sulusi, Inland Seas at dyan sa Moro Gulf. Maglalaro mula 0.6 hanggang 2.8 meters ang laki ng mga alon sa ating mga baybayin sa mga susunod na oras. Samantala, naglabas naman ang Tropical Cyclone Threat Potential ang pag-asa kahapon ng alas 2 ng madaling araw at nakikita natin dito na mababa or halos walang tsansa na may mabuong alinmang sirkulasyon dito sa loob ng ating area of responsibility ngayong linggong ito. Bagamat posibleng mabuo naman ang isang LPA next week, bagamat mababa naman ang tsansa na niyang maging bagyo. At nagko-coincide yan dito sa ating ECMWF wind forecast na halos sa buong linggong ito hanggang sa Sabado ay halos wala kang makikitang sirkulasyon na mabubuo sa loob ng ating area of responsibility. Patuloy na mamamayani naman itong ating hanging habagat. Samantala, ngayong linggo naman ipinagdiriwang ng PAGASA ang Typhoon and Flood Awareness Week na naglalayong dagdagan pa ang kaalaman at kahandaan ng ating mga kababayan sa mga epekto ng bagyo at pagbaha, lalong-lalo na sa panahon ng tag-ulan. Kasabay nito, inilunsad din ng PAGASA ang kanilang official TikTok accounts para mas marami pang mga kabataan at mas marami pang tao ang maabot nila sa mga social media platforms na ito. I-follow ang kanilang official TikTok account sa DOST_PAGASA. Huwag rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe dito sa ating official YouTube channel, Weather Bro, and please don't forget to hit the notification bell para maging updated sa mga susunod pang weather updates. Ukol pa rin sa lagay ng panahon at bisitahin din ang aking official Facebook page, Weather Bro, at follow din ako sa aking official Instagram and Leica accounts at MLVergs. At yan ang latest mula sa inyong Weather Bro, Brother Louie in the Weather Room. Maraming salamat, magandang gabi sa inyo lahat.